Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon si alias Marina, isang OFW po siya mula sa Singapore. Nais nitong ereklamo ang dating kinakasama dahil sa di umano'y paputol-putol na sustento sa kanilang anak. At nais din niyang humingi ng legal na payo kung sakaling mapag-isipan nitong magsampa ng kaso gayong nasa ibang bansa po raw siya. Ma'am Marina, magandang tanghali po sa'yo. Good afternoon po. Sige ho ma'am, go ahead. Nakikinig si Attorney Roque at si Major Reyes. Ano ho itong inyong idudulog sa atin? Gusto ko lang po sanang ireklamo yung dati kong kinakasawa na gusto ko po na tuloy-tuloy po yung sustento niya sa anak ko kasi po paputol-putol po. Oh, kailan ho yung last niyang pagbibigay ng sustento sa inyong anak? Last month po. Kunwari po magbibigay po siya ng 2 buwan. Sunod-sunod po yun tapos mapapahinga na naman po siya. Ah, Attorney Roque, nagpapahinga ng pagbibigay ng sustento ang kanyang asawa. Ibang klase ng pagbibigay. Ma'am Marina, yes po. Kayo po ba ay kasal dito sa inyong inireklamo? Opo, opo. Okay, ilang anak po ang naging supling ng iyong pagiging mag-asawa? Isa po. Ilang taon na po ang inyong anak, ma'am? 13 years old po. Okay, at ano po ang trabaho ng inyong dating asawa? Sa pabrika po siya. Okay, sa Laguna. Hanggang sa ngayon po ay meron siyang trabaho. Opo. Opo. Ah, okay, ma'am. Ah, magkano po ba pinapadala niyang suporta sa inyo, ma'am? Minsan po 1,500, 2,000 ganun lang po. Ito po. Hindi po kasi 'yun eh. Ito po ay kada buwan po, ano? Opo, opo. Okay. Ngayon, ano po ang gusto niyo pong mangyari, ma'am? Gusto ko po sana yung ituloy-tuloy niya po yung sustento niya sa anak ko. Medyo dagdagan po yung ano. Ah, okay, tama-tama, no? Mukhang nakontak ba natin ang inireklamo ang dating asawa ni ma'am? Oh, tama-tama, eksakto, no? Nandito si... Oh, okay, ah, naputol, yes, ano? Ma'am, ano? Naputol si inyong inireklamo, no? By the way, ma'am, kayo po ba ay nasa ibang bansa ngayon, ma'am? Opo, sa Singapore po. Okay, kailan po kayo babalik ng Pilipinas, ma'am? Next year po sana kung okay na po ang ano sa Pilipinas kasi hirap po ng umuwi ngayon eh, pabalik dito sa Singapore. Okay, sino po ang nag-aalaga ng inyong anak, ma'am? Magulang ko po. Okay, sa ngayon po ba ay nakakapagbigay ng direktang suporta ang inyong dating asawa dito sa inyong anak? Nag-message po siya kanina na sabi niya sa akin na wala akong may papadala itong buwan na to. Wala akong sahod. Yun po, kaya po nag-isip na po ako na i-ano ko na lang sa legal na ano paraan. Mm-hmm. Okay. Connected na ba uli ang inyong inireklamo? Okay, nandito sa kabilang linya, no? Itago natin sa pangalang si Sir Paolo. Sir Paolo, magandang hapon. Sir Paolo, hello? Hello, Sir Paolo, magandang hapon po. Naputol uli. Okay. Parang nagpapahinga-pahinga. Okay. Connection niya. Saan po ba ngayon si ang inyong dating asawa nakatira? Nasa Laguna po siya. Ah, okay. May kinakasama na rin. Mm-hmm. By the way, yung inyong kasal po ay hindi naman po legally separated. Ano po? Hindi po. So sa madaling sabi, kayo po ay hanggang sa ngayon, kayo po ay kasal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ano? Okay, balikan natin si Sir Paolo. Nasa kabilang linya. Sir Paolo, magandang hapon. Magandang hapon po. Ay, Sir Paolo, kayo po ba ang asawa ni Ma'am Marina, yung tinatago natin sa pangalang Ma'am Marina? Opo. At kayo po ang tatay ng 13 taong gulang na anak? Oo. Sir Paolo, ano po ang inyong trabaho ngayon, sir? Factory work yun, po. Ah, very good. Ano? Buti mayroon kayo pong pinagkakakitaan. Kayo po ba ay may ibang pamilya na ngayon, sir? May galitin na ako po. Ah, pakiulit po. Kalibin po. Ah, may kalibin. Meron na po ba kayong anak sa inyong kalibin? Wala po. Okay. Ilang taon na po kayong hiwalay, sir? 2 years. Dalawang taon. Okay, Sir Paolo, ano? Nais ni Ma'am Marina, yun ng iyong asawa na maging regular, di umano ang inyong suportang pinansyal sa inyong anak. Ano pong masasabi po ninyo? Ay, buwan-buwan naman po ang pinapadala. Magkano po ang pinapadala ninyo buwan-buwan? 2,000 po. Okay, ngayon pong buwan ng Nobyembre, kayo po ba ay nakapagbigay ng suporta? Opo. Ma'am Marina, hello? Hindi po siya nagbigay itong November, hindi po siya nagbibigay. Nag-message po siya sa akin na wala siyang masasahod ng buwan na to. Kailan siya nag-message, ma'am?
Kanina lang po umaga. Oy, Sir Paolo. Kahapon po yun. Sir Paolo, meron po kayo daw mensahe kanina na hindi daw kayo makakapagbigay ngayong buwan. Oo nga po, para alam niya po. Oho, ay bakit po hindi po ano, bakit hindi po regular ang inyong pagbibigay ng suporta, sir? Hindi po, kasi may mga time na hindi naman po po ano yung kita. Kayo po ba may regular na trabaho, sir? Meron naman po. Okay. Kung sakasakali po, magkano po talaga ang willing po ninyong ibigay na financial support sa inyong anak, sir? So, okay. Ma'am Marina, nangangako po sa Sir Paolo na willing siya makapagbigay ng 2,000 kada buwan. Parang hindi po sapat yun. Hindi po sapat yun. Eh kung kayo po, Ma'am Marina, ang tatanungin, magkano po ang gusto niyong ibigay ni Sir Paolo sa inyong anak? Gusto ko po kasi po, 15 katapusan ng sahod niya. Gusto ko hatiin niya po para sa anak niya yun. Magkano po yun, ma'am? Hindi ko po alam po magkano pong sinasahod niya ng 15 katapusan. Okay, Sir Paolo, narinig mo ang tinura ng iyong asawa, ng dati iyong asawa, na kung maaari po ay ang 15 katapusan, ay kayo po ay makapagbigay ng suporta. Ay, hindi ko kaya po eh. Sa bahay pala, 3,000 na monthly. Oh, yun. Tama naman. May reason naman. Ano ho? So hanggang 2,000 lang po talaga kada buwan? Hindi po, wait po. Paano po kasi, inaano niya yung kasama niya, may kasama siya, pinapakain niya, siya nagbabayad lahat. Oho. So ganito ba, ano ma'am? Kung hindi po kayo magkasundo ng maayos, pwede niyo pong idaan sa legal na proseso, ma'am. Ano ho? Bilang isang asawa o dating asawa ni Sir Paolo, kayo po ay may karapatang magreklamo ng pag-violate ng Republic Act 9262, ano? Doon naman po sa suporta, kasama na rin po, pwedeng i-file na po yan sa korte, yung petition for support. Ano po? Ano ito pong ginagawa, ito pong mga allegation po ninyo ay pwede pong sumailalim sa itong mga violations nga po ito ng Republic Act 9262 or violations against women and children, okay? So kung kayo po ay willing magreklamo, ma'am, hinihikayat ko po kayo na pagdating po ninyo sa Pilipinas, kung kayo po ay uuwi, no? Idudulog po namin kayo sa pinakamalapit na police station kung saan po kayo nakatira. Ano ho? Kung saan kayo dati nakatira po, at patutulungan po namin kayo na maisampa ang reklamong kriminal laban po dito sa inyong dating asawa. Ano po? Ah, sige po po. Okay, yun nga lang po, ma'am, kailangan nyo pong bumalik dito sa ating sa Pilipinas para po maumpisan ang investigasyon at maisampa po ang kaso. Opo, sir. Pero po, kung meron pong pagkakataon na mapag-usapan nyo po ni Sir Paolo ng maayos, mas mainam po, ano, na mapag-usapan ninyo bilang dating mag-asawa at bilang mga magulang ng inyo pong minor na anak. Ano ho? Opo. Nasa inyo po ang option, Ma'am Marina, at kay Sir Paolo na rin po. Opo, sir. Okay, maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa, Ma'am Marina, isa pong OFW dyan sa Singapore, at kay Sir Paolo, no, sa kanyang agarang pagsagot sa ating tawag at dito nga sa pagsagot sa reklamo ni Ma'am Marina laban sa kanya.